commitment na po ang ating Pangulo at may commitment na rin po kami. Ngayon, sinasabi ng opposition na napakabagal daw. Tanungin nila yung kanilang sarili, bakit po bumagal kung ito man ay bumagal? Kapagkat siguro, up to now, hindi nila nire-release yung tatlong testigo, apat. At kailan lamang po nila nire-release itong si Bagkal. Dapat sana, noong pang lumabas yan, pumasok na kagad ang lead agency ng investigator, ng NBI. Pero ano pong ginawa nila? Para pong sila ay nagkaroon ng entitlement na makialam sa investigasyon ng mga krimen. Yung po pala, napag-alaman natin, na kaya pala gusto lang pigilan itong mga testigo, eh itong si Calamar ay darating pala. Hindi po ba ganun ang nangyari? Gusto nilang si Calamar ang magkaroon ng first crack na ma-investigate itong mga killings na ito. Ngunit, ang kamalasan lamang nila, eh pareho lang naman tayo ng objective eh. Naparusahan yung mga pulis. So, bakit nila pipigilan yan? Tapos si Vice Villegas nagsabi pa na nagtatawag pa na kung sino man ang gustong mga pulis na mag-confess. Eh para bang sila nang naging pulis, mga member ng pulisya dito? Anong katulad po nung ginawa nila doon sa testigong yan? Ang ginawa ni Senator Rizan Tuveros, dinala niya sa Child Protection Unit ng PGH. Although nag-request ng NBI na kung pwedeng ma-investigate nila yung mga child witnesses na yan. So, ang ginawa ni Senator Rizan Tuveros, dinala sa PGH at sinabihan yung mga NBI, kung gusto ninyong magtanong, ay isulat lamang ninyo yung inyong katanungan sa isang papel kapagkat naka-enclose po sa isang glass enclosure yung mga bata. Hindi mo maaaring makausap ng diretsa. Ang magbabasa ng question ay yung isang doktor. Yan po'y maling-mali sapagkat yung Child Protection Unit lamang yan ng PGH ay ginagawa lamang po yan dun sa mga na-trauma ng mga bata. Halimbawa, pinagmalupitan, may mga rape victims. E palibasa'y wala pong kalam-alam, walang kulang sa kalaman itong ibang ating mga ibang senador at lalong-lalo naman itong mag-doktor na ito. Kaya't ang ginawa po niya, ayun, nakadimanda sila sa ombudsman ngayon ni Congressman Jing Paras. Pero, dapat malaman nila na ang ginagawa nila ay bordering on obstruction of justice, if not obstruction of justice nga, dinimanda nga sila at illegal detention. Kaya po ito, walang dapat sisihin dyan. Imagine, tatlong linggo mong inabala ang investigasyon. Sa isang araw na hindi ma-investigate dyan, nagbabago po ang kwento sapagkat ang mga bata ay very susceptible to suggestion. Tama, pag ang bata ay nagkwento, ay dapat paniwalaan. Pero, pag ang bata ay naturuan ng matanda, hindi alam ng bata na siya pala ay nagsisinungaling na at sinasabi lamang niya kung ano yung sinuggest ng kanyang nakatatanda.